kapag sinabing ang eskwelahan, ang pangalawa ng tahanan ng ating mga mag-aaral, hindi lang yon kasabihan para sa magkapatid na Alexis at AJ. Ito ang Hinabuyan Elementary School sa Dagami, Leyte. Dito pumapasok ang grade 3 student na si Alexis, 11 taong gulang. Sa kanilang flag ceremony, agaw pansin si Alexis na sa ilalim ng tirik na araw, karga-karga ang 4 na taong gulang niyang kapatid na si AJ, kahit pa 15 kilos ang bigat nito. Ang magkapatid na Alexis at AJ ang isa sa mga post ngayon online na paulit-ulit na tinatag ang aming programa. Marami kasi ang naantig kung paanong akay-akay ni Alexis sa eskwelahan ang kanyang kapatid na si AJ na hirap magsalita at hindi rin makatayo. Yun nga lang, dahil walang pampa-check up, hindi rin nila alam kung anong tunay na karamdaman ni AJ. Sa loob ng classroom, pinagsasabay ni Alexis ang kanyang pag-aaral at ang pag-aaruga sa kanyang kapatid. Magaling naman po si Alexis sa klase at hindi naman po nakaka-apekto yun sa pag-aaral niya. Kaya bilib na bilib po kami sa kanya. Siya po ay desididong mag-aral po kahit na po ganyan yung kalagayan niya. Kukurian. Papabayaan ko lang siya, wala namang magbabantay. Inala ko na lang siya dito. Kapatid, nakatira talaga sa barangay Kalugtugan, 3 kilometro ang layo mula sa paaralan. Araw-araw itong nilalakad ni Alexis, papasok ng eskwela, karga-karga si AJ. 3 barangay pa nalakad. Nanay may nagpapasakay. Masakay na lang para di rin mali. Nung nalaman ito ng kanilang school head na si Geraldine Nical, para hindi na mahirapan ang kanyang estudyante, naisipan niyang patirahin ang magkapatid sa principal's office. Kung ganyan, wala kang inuuwian doon, wala kayong kasama, kayo lang, wala kang makakain. Gusto mo ba dito ka lang muna? Sige ma'am. Kaya ang paaralan na siyang dapat pangalawang tahanan ng mga mag-aaral, 1 linggo na ngayong pangunahing tirahan ng magkapatid. Pagkatapos ng klase, diretso sina Alexis at AJ sa principal's office na nagsisilbi nilang kwarto kung saan sila nagpapalipas ng magdamag. At kasama rin nilang nakatira rito ang isa pa nilang kapatid, ang 9 na taong gulang na si Aljur. Nagsisilbing kusina ni Alexis ang school canteen. Para makakain ng maayos si AJ, kinakalong siya ni Alexis. Minsan lang nabibilangkan. Paano mo siya pinapainom? In ganito, tapos papainom ko na siya. Tuwing break time, kinakamusta ng mga teacher ang mga espesyal nilang estudyante. Pag-uwian na, naiiwan sila sa eskwela. Sa labas ng principal's office, naglalabas si Alexis. Di ko man yan papabayaan. Adelaide, takto. Di ko yan papasagnan. Ibiling ko, napalit lang, nagtutok. Naglalaba yung damit niya, magpapaligo. Hindi ko na Pagsapit ng gabi, ang natira nilang tanghalian, ang kanilang pinagsasaluhan. Maya-maya pa, inuusog na ni Alexis ang mga mesa at upuan para mailatag ang kutsyon na idinonate sa kanila. Thank you.
Marahil nagtataka kayo, nasaan na ba ang mga magulang ng mga bata? Ang kanilang ama, iniwan daw sila 7 taon na ang nakararaan. Habang ang kanila namang nanay Luna, mahigit 5 buwan nang lumuwas sa Maynila para doon magtrabaho. Nang sa gayon, may maipadalang pantustos sa kanila. Kasakasama raw ng kanilang ina, ang 2 pang nakababatang kapatid ni Alexis, sina Ayan at Aldrich. Trabaho kay mama sa Maynila. Nanay Luna ang papadala kay Waray Kumuniya Kwarta. Mauli Kumuniya pag makaipon daw siya. Inihabili naman daw sila ng kanilang nanay Luna sa kanilang stepfather. Pero di umano, sinasaktan sila nito. Kaya ang magkakapatid, pinili na lang lumayo. Sana lang natitira so. Hindi naman siya pinapansin ng patay niya. Yung inibigyan kami ni Mam na panggastos. Mula noon, si Alexis na ang nagsisilbing ama't ina ng kanyang mga kapatid, lalo na kay AJ. Huli na. Parayin. Magbantay ka kang baby. I love you. Salamat. Yakin pada ako. Yakin. Alagahan. Kailan mo alagahan si EJ? Hanggang tumanda na ako. Hindi ko iwan si EJ. Hinanap namin ang ina ng mga bata sa Caloocan, kung saan kasalukuyan siyang namamasukan bilang kasambahay. Nabiling ko kasi sa kanya, Alexis, tingnan-tingnan mo si AJ. Kumbaga kahit anong mangyari, huwag mong hiwalay si AJ sa'yo. Kasi hindi ko alam kung saan nagpupunta yung papa mo, baka iiwan kayo. Yun na nga yung nangyari, iniwan-iwan sila. Wala raw magawa si Luna, kundi magtiis para meron siyang maipadalang pera sa kanyang mga anak. Sumusubukan ng pagkain, hindi mo masubok kasi iniisip mo yung mga anak mo eh. Okay lang dito yung anak ko na ano, nasuportahan ko pa ano na yung nasa probinsya. Kaya ultimong piso-piso, iniipon ko yan kahit yung pamasahe na excess. Iniipon ko yan para lang makabuha ko ng 100 para mapadala ko sa kanila kahit 300, 400. Hindi naman ako naglalaro dito. Nagtrabaho naman ako. Talagang balak kong umuwi. Intayin mo, susurpresahin ko lang kayong uuwi. Kaya laking pasasalamat ni Luna nung nag-viral ang post tungkol sa kanyang mga anak dahil may nagpadala ng tulong sa eskwelahan para sagutin na ang pag-uwi nilang mag-iina. Nitong Miyerkules, buong akala ni Alexis, ordinaryong araw lang ito sa kanilang eskwelahan. Ngayon ako nanay nagtatrabaho para makatapos kami ang pag-eskwela. Ang hindi niya alam, unti-unti nang matutupad ang kanyang munting kahilingan. Mama, nandito na si Mama Jing. Bakit na paano? Nanok ka? Ha? Ito na miyak.
ka na umiyak. Ano ka? Ha? Ako na umiyak. Ay, ito na nga, on. Umuwi na si Ichi, oh. Ito naman na. Kuya, yan si Kuya. Kuya. Maraming salamat, nak, sa pag-alaga mo sa kapatid. Maraming salamat. May munti rin kaming sorpresa para sa mag-iina. Maraming salamat po sa inyo. Tutulong niyo sa amin. Hindi dahil sa inyo hindi ako makaka-uwi. Sa inyo din maraming salamat. Ang pamalaan ng Dagami ay gustong tumulong sa'yo, financial o medical man, para kay AJ at sa yung mga anak kong kakailangan. Nalaman namin na meron din gustong mag-donate sa inyo ng lote kung saan gusto nyo magtayo ng bahay. Wow. Maraming okay. Salamat. Masayang masaya. Hindi na kami magkahiwala. Kahit silang alagaan ko, hindi na kami maghiwala. Pinasalamatan ni Luna ang mga guro na kumupkop sa kanyang mga anak. Dahil hindi pa napapatignan sa doktor si AJ, sinamahan sila ng aming team sa isang pediatrician. Pasok siya sa cerebral palsy kasi nga may problema sa kanyang muscle tone and posture. So kailangan niya ng physical therapy. Kailangan din nating masilip yung hitsura ng brain niya ngayon. Kung ang dahilan ng kanyang cerebral palsy ay dahil nga lang ba doon sa nakulangan ng oxygen yung brain niya or may iba pang dahilan. May nanay, may tatay, may bubong na masisilungan. Ito ang konsepto ng pamilya para sa maraming bata. Pero hindi lahat ganito ang nakagisnan. Mabuti na lang at may mga nagmamalasakit, may pumupuno sa anumang pagkukulang.